lumilikha-tuloy ng issue ang Hiwalayan Kimchi sa isang blind item ni Director Darryl Yap sa kanyang Facebook page. At isa na nga sa mga maraming mga netizens na nagkokomento ay ang pangalan ng aktor na si Xian Lim. Narito ang post ni Direk. Basta may alam akong lalaking artista na nabooking ng international singer na pumunta dito sa bansa kamakailan lang. Nag-check-in daw sila 2 nights parang 1M per night. Pero mali naman natin kung anong ginawa nila. Baka kumanta daw sila ng Unholy. Ang kumanta ng Unholy walang iba kundi si Sam Smith na nag-concert pa lamang sa SM Mall of Asia Arena. Kaya naman isa si Xian Lim sa mga aktor na binabanggit ng mga netizens at ang kapuso aktor din na si Kelvin Miranda ay nadadawit din dito sa issue. Dahil sa pangalawang latest clue o last clue ni Direk Darryl Yap. Kapag na-compute mo sa flames, ang pangalan ng international singer at hindi kapamilya aktor, E ang lalabas. E as in Ekede, Ekede Manila. So ano nga ba ang tinutukoy ni Darryl Yap dito sa last clue nito? Hindi po daw si Mark Bautista ang tatangan nyo. At napakomento ba dito si Aiko Melendez? Grabe Direk, patulog na lang ako, napaisip pa ako now habang natatawa. Ang hirap naman ni Yarn. May isang netizens din ang nag-post sa Flames Challenge ni Direk. Nandiyan si Kelvin Miranda, Xian Lim, Juan Carlos Labajo at Ken Chan. Pero nagsalita na nga itong si Kelvin Miranda sa pamamagitan ng FB Live kahapon pero kaagad din niya itong dinilit. Narito ang statement ng Sangre lead actor. Kanya-kanya naman niya, nire-respeto ko naman lahat ng ano kung papaanong tinatanggap ng mga tao yung mga ganyang bagay. Feeling ko naman hindi galit yung si Direk Darryl Yap sa akin. Hindi naman siya nag-drop name or nagbigay ng ano. Kung ano lang binibigay niya, yun lang mga tao lang nagbibigay ng pangalan ko. Hindi ko naman sila kilala, di ba? Hindi din naman nila ako kilala. Base naman sa Bulgara, Kim, naloko na naman daw, kalat na, siyan, may rich benefactor na foreigner. Sino kaya ang tinutukoy na rich benefactor foreigner kay Xian Lim ayon mismo sa Bulgara? Ito ay walang iba kundi sa mga nangyayaring kaguluhan at issue na nadadawit ang pangalan ni Xian Lim sa singer na si Sam Smith. Kaya naman nagpaliwanag at nagkaroon ng reaksyon itong si Kim Chu sa isang interview nito sa TV Patrol. Sa amin na lang muna yun, yan ang banggit doon sa interview niya. At talaga namang pilit tinatanong kay Kim Chu kung ano na nga bang estado nila ni Xian Lim. We'll just keep it to ourselves na muna. Yan ang maikling sinabi ni Kim Chu sa interview tungkol kung kamusta na ang kalagayan ng kanyang puso at relasyon niya kay Xian Lim. Busy ngayon ang aktor sa Love Die Repeat na pinagbibidahan ni Xian at ni Jen at ipapalabas din ito next year. At samantala, narito ang pahayag ng aktor tungkol sa mga isyong hiwalayan di umano nila ni Kim Chu. Plenty of hearsay happening right now and I would like to ask everyone to be mindful of what you choose to believe in deceiving headlines and other information used to just pretend to know the whole story for personal gain and traction. I ask you to be mindful of what you share, leave my family and friends out of this insignificant issue. Compared to what is happening in the world, our country, or even deep within ourselves. Napakahirap ng kasagutan o sinabi ni Xian Lim dahil hindi pa talaga sinasabi o tinutumbok kung hiwalay na nga ba sila ni Kim Chu. Trending naman sa TikTok ang It Showtime stint ni Darren Espanto dahil tila'y may alam itong si Darren sa best friend nitong si Kim Chu tungkol sa hiwalayan nila ni Xian Lim. And that's all for now. This has been Gico Manangan TV. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.